magandang araw sa ating mga bro. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapag-share tayo ng patungkol sa ating mga motor. Bali mga bro, ito ay ang video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano umaandar yung motor kahit na wala tayong battery. Pwede natin siyang paandarin. Kaya mga bro, kung gusto nyong malaman kung paano, tapusin nyo lang itong video natin at malalaman nyo kung paano siya paandarin mga bro na walang battery. Samahan nyo ako mga bro kung paano natin siyang paandarin. So bale, ito mga bro ang motor na binili ko para subukan ko kung kaya ko siyang ayusin. Ito mga bro ay nung binili ko ito ay sira na talaga siya. At marami na itong kulang mga bro. Wala siyang CDI, wala siyang spark plug. At ang guide niya dito sa timing chain ay pud-pud na siya. Itong tawag nila dito, yung tapit ay wala na rin siya mga bro. Kasi kinuha at linipat sa ibang motor. Kaya ito bininta na lang siya ng may-ari. Kasi wala namang pakinabang doon sa kanila, naka-stock na lang doon sa bahay nila. Balik tayo sa tatig natin kung paano siya paandarin mga bro na wala siyang battery. Ang meron lang tayo mga bro ay stator, saka regulator rectifier, at saka ignition coil, spark plug, at meron na rin akong binili dito mga bro na CDI. 4 pin ito siya mga bro. Titingnan natin kung mapapaandar natin siya mga bro. Ito mga bro, ang stator niya ay kinabit ko lang sa color coding lang, magkapareho lang yung kulay. Kung nakikita niyo sa video, hindi ko malapit yung video kasi walang naghahawak na camera natin. Naikabit na natin yung ito. Bali tatlong wire ito mga bro ang papunta ng regulator rectifier, yung dalawang dilaw at saka yung green. Yung green ay ground. Saka yung blue, itong blue na may stripe na white, ito yung papunta sa ating CDI. Itong tinatawag nilang pulser. Papunta yan dito sa CDI, yung blue na may stripe na white. At yung dito naman sa regulator rectifier mga bro, naikabit na natin galing stator. Mayroon siyang limang wire. Yung dalawa dito mga bro, itong isa na red na may stripe na white, ito ang punta ito siya ng ignition switch. Itong isa na kulay red ay papunta ito siya ng battery. Ito yung charging ng battery. Ito ay kung paano lang natin mapaandar siya na wala siyang battery. Pero kailangan pa rin natin yung battery para kung wala talaga tayong battery, ito yung mas madali natin gawin mga bro. Itong red na papunta ng battery, huwag nyo yan siyang ikabit sa battery mga bro. Ikabit nyo na siya sa CDI, direkta CDI na lang. Kaya ito ang ginawa ko mga bro, itong red na ito dinirekta ko papunta ng CDI. So pwede nyo itong subukan sa mga motor nyo kung talagang wala kayong makuhang battery. Pero kailangan pa rin natin yung battery. Ito ay improvise lang mga bro. Ikakabit na natin mga bro. Subukan natin mga bro kung under siya. Check muna natin kung mayroon pa siyang gasolina. Oh, meron naman mga bro. Thank you.
So ayan mga bro, umandar siya. Successful yung ginawa natin. Pandarin natin siya ulit. So ayun mga bro, kita naman natin na umandar siya. Okay yung pakalagay natin ng improvise natin na wiring mga bro. Pero ito ay pwede natin gawin kasi karamihan ngayon na ginagawa ng mga mayroong motor ay ginagawa nilang skeleton. Pero para sa akin maganda pa rin yung mayroong cover. Maganda pa rin siyang tingnan. Kung wala talaga siyang wirings, walang harness, ito lang ang pwede natin gawin mga bro. Pwede nyo itong subukan sa mga motor nyo mga bro. At yun, kita naman natin na umandar siya. Okay na. So ayun mga bro, kita naman natin na umandar siya at okay naman yung pakalagay natin ng wirings. Kahit na wala tayong battery, kaya natin pandarin. Kaya ito lang may share ko sa inyo mga bro. Salamat sa inyong panonood sa video ko. God bless.